ang tagasagip ng buhay ko, itong si Baboy Ramo. Dahil si Baboy Ramo ay may laman na mga 20 pesos. Welcome dito sa Kulotsky TV Shopping! Ito, ibebenta ko na sa inyo itong aking Initial D. Ngayon, ipopost ko na talaga siya sa Shopee. Nabili ko siya ng 1,498 at ibebenta ko na lang sa inyo siya ng 1,300 guys! 1,300! Kulotsky TV Shopping! Hindi ko pa siya nabubuo at hindi ko man lang siya natanggal sa plastic. Kulotsky TV Shopping! Yeah! Salamat sa inyo, guys! Back to you! At ngayon ko nga rin pala sasabihin kung sino yung limang nanalo ng mga Dragon Ball cards natin. Ang swerte ng lima na yon. Yes, sir! Yun, oh, maulan. Pero mas gusto ko yung gantong panahon, eh. Kasi malamig. You know, iba talaga pag umuulan, masarap talaga magkape. Nabawasan tayo ng isa sa grupo, ilan-ilan na nga lang kami dito, nabawasan pa ako ng isa. Si Mingming, si Bebe, si Paku, yung mga, ano ko, yung mga isda kong parang tinapa. Tapos nabawasan pa ako ng isa. Tatlo yung beta ko, diba? Tatlo. Yung isa namatay, yung nasa gitna, yung pinakamaganda pa naman. Yun yung color red, yung pinakamaganda kong beta. Ang tagal na sa akin nun. Ito yung beta ko rito. Yan, lipat ko muna sila dito kasi nga, baka madamay sila, baka mawala rin to. At ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan, ito yung isa kong beta na nasa gitna. Ayan, tignan nyo, humalo na yung kulay niya sa tubig. Ito, ang dumi. Ang dumi. Hindi kasi ito, bumagsak na gano'n. Tapos ano yung pagkain nila dito, kawawa naman to. Ang tagal na sa akin ito. Okay, sige, samahan nyo ako ngayon. Iikot tayo sa pet shop. Matagal-tagal din akong hindi nakapunta sa pet shop. Sa mga hindi nakakaalam, dati ang dami kong mga hamster. Ang dami kong may hedgehog pa ako, tatlo. Tapos isda, isda ang pinakagusto ko kasi yung isda, napakadali alagaan yan. Pero si Tonyo, kilala nyo si Tonyo. Eh si Tonyo kasi pag nawala yan, bumabalik yan. Hindi ako nag-aalala kasi nga, kilala nyo naman si Tonyo, diba? Nayeluhan, bumalik. Naapuyan, bumalik. O kahit na anong paman. Okay, sige guys, tara, samahan nyo ako. Punta tayo sa pet shop. Kahit medyo maulan, G pa rin tayo. Yeah, tara! Wow, libre tubig, pare. Tasbo. Libre tubig. Kaya pala baharon sa may harap, eh. Doon yung bilihan na isang pinupuntahan ko na pet shop, eh. Papasok dyan sa palengke. Dahanin muna natin sila. Dahan muna kayo. Dahan-dahan. At ako na akong dadaan. Siyempre, eh. Ano tayo? Gentleman. Hindi baka madulas, maputek. Naku, wala na yung mga isda. Ubus na. Ang bango. Iba talaga bango sa palengke, no? Nakakabusog. Kuya, anong tawag sa betta fish na to? Ano na yan? Baiting. Pag yan naglalagay sila ng bula, ano ibig sabihin nun? Pero yan, medyo mature na yan. Pwede sila magagawa na sila ng baboy. Oo. Kasi sila naglalagay ng itlog. Saan? Doon sa bula? Oo. Binalit ko yan. Sila yung naglalagay ng itlog. Oo. Hinihiwalay din yung lalaki. Kaya pag nag-breed na yan, yung lalaki na iiwan, yung babae na nagalimot. Ah, ang lalaki kasi. Lalaki nag-alaga. Oo, sila nagbabantay, no? Hindi naman kinakain ng ina. Hindi. Yung anak. Kaya pag ano, iiwalay mo na pag tapos na mag-breed, naaway na yung lalaki. Oo. Kasi na. Ito na lang ngayong pula ulit. Paano ito binibreed, kuya? Okay, pagka babae lalaki, di ba? Kaya sa isang lalagyan, ibobote mo muna yung female. Oo.
Eh, tayo nung maging compatible sila, sa akong pagsasamahin. Tapos, gaano katagal? Paano malalaman na buntis na? Eh, ano, makikita mo yan, pinipiga ng lalaki yan, yung babae. Palalaglag yung iklog, tapos lalagay niya sa baboy. Mga 24 hours lang dun, pala mo na yung hindi sila nag-aaway? After nun, nag-aaway na ulit. Pero pag nilagay mo lang first time na ano? Mag-aaway. Hindi naman nagpapatayan. Hindi, isa din ang mamatay. Kasi malalagay sa mga balay. Paano nalalaman kung babae o lalaki? Yung babae yan, maikli lang naman buntot. Maikli lang? Eh, ibig sabihin, ito lalaki. Lalaki lahat yan. Okay. Ito na lang yung pula. Pula kasi yung namatay sa akin. Sayang eh, tagal-tagal na sa akin. Uy, ano pangalan ng shop mo? Fantasy. Okay. Tsaka 20 pesos na ito. Pagkain lang nung pako. Di ba ito kinakain yan? Tsaka mga bulok na isda. Ito maganda sa hamster to. Ito malalaki. Tsaka ito. Magkano na yan? 140. Yep. Parang wala na din ako nito eh. Tsaka ito na din. Ako niya. Thank you. Alam niyo parang gusto ko talagang mag-alaga ng hamster ngayon. Kaso hindi ka pa maisabay eh. Pero mag-aalaga tayo ng hamster ulit. Kasi dati napakarami kong hamster talaga. Parang gusto kong mag-alaga ng hamster. Kasi yung hamster nakakawala rin ng stress yan. Yung hamster kasi na teddy bear, yung mabalahibo, pwede mong hawakan yon. Hindi sila basta-basta nangangagat. Tsaka pwede mong laro-laruin. Yan. Diba? Diba? Teka, daan tayo rito. Gusto ko talaga ng hamster guys eh. Tingin muna tayo ng hamster din dito. Ang daming ibon oh. Nasaan kuya? Eto po. Oh, sa kayo, sa kabila. Oo. May kaso nagbasa eh. Okay lang. Ah, nabasa. Oo, oh, oh, naman. Ang kasi yung ano eh, tubig. Kasi ano yung iba? Sa kabilang side. Ayun. Kung yung medyo maliit, may bawas pa, kuya? Sige, pwede naman. May anak pa. Hindi ko, ano ka na, iba ng specialty ko talaga eh. Lalaki to, may itlog eh. Ito na lang siguro. Sige. Basta isa dyan, breeder. Oo. Tingin ko ito. One eternity later. Yun, sa wakas, nakauwi na rin tayo. Ilang oras din akong pag-ala-gala sa labas para maghanap ng betta fish. Yung betta fish, ilagay muna natin dito. Kasi lilinisin ko pa to eh. Lagay muna natin dito para hindi na siya ma-culture shock mamaya pag nilagay natin siya sa aquarium. Tapos, ito may maharot. Ang ating sesto. Ay hindi, itong ating hamster. Ayos. May hamster na tayo guys. Yung kulungan na lang ang problema. Etong part na to, pupunuin natin yun ng mga pets. Aayusin ko lang yung mga yan. Dito nakapwesto yung mga pets ko. Yun o, ang cute. Ang maganda rito, yung binili ko, breeder na. Hintayin lang natin tong mga anak. At pag nanganak to, kayo ang magbe-benefit. Dahil pag nanganak to at lumaki, ibibigay ko sa inyo. Mamimili ako ng pagbibigyan sa mga nagko-comment at nagda-like dito sa YouTube natin. Yan! Dati ginagawa ko na yun guys. Sa mga OG, dito na mga Kolotsky TV fans. Yan. Alam nila na namimigay din ako ng hamster nun. So pagkatapos nating linisin, tuyuin nyo ng mabuti yung tank para mawala yung tubig na galing gripo, yung mga konti-konting tubig na natira. Dahil etong tubig na to, meron akong naka-stock na tubig dito. Galing gripo pero naka-stock siya ng ilang linggo para mawala yung chlorine or mga other chemicals dun sa tubig. And usually naman pag magpapalit talaga ng tubig, dapat kalakalahati lang. Ang kaso nga lang sa case ko, natapunan ng pagkain yung tubig kaya sumobrang dumi. Kaya talagang 100% yung pagpapalit natin ng tubig. Ito yung mga hamster natin. Kamusta kayo dyan? Kanina sa box sila nakalagay kaso binutas nung isa tapos lumabas. Kaya nilagay ko sa timba. Ewan ko na lang kung mabutas mo pa yung timba. Nakuha ko na rin yung kulungan nila guys. Ayan. May kulungan ako kasi nyan. Tapos yung sinasabi ko kaninang aquarium. Ayun yung aquarium. Kaso nga lang medyo madumi kaya ito na lang muna. Mas okay na to. Kailangan ko lang linisin to tapos lipat ko na yung mga hamster dito. In 3, 2, 1...
Hoy, o di ba ang bilis, malinis na. Dalawang ala pala yung nilalagay ko sa tubig bago ko ilagay yung Betafish. Etong pang-alis ng chlorine, ang Aquacare, at etong Methylene Blue. Etong Methylene Blue nilalagyan ko siya ng konti para ano na rin, para safe din yung isda kahit wala namang nararamdaman, basta safe yung isda kahit pa konti-konti lang kasi hindi natin alam, di ba? Masyadong maliliit 'yan. Nahintayin pa ba nating magkaroon ng malaki bago natin gamutin? Mas maganda yung safe na sila. Okay, after 10 minutes, pwede na nating ilagay yung Betafish. Ayun siya, oh. At itong isa, ito yung pinakamaganda ko rito, eh. You know. Tomorrow. Good morning, guys. Kamusta? Sabi ko kasi kagabi, pagkaayos ko na itong isda, kakain lang ako tapos ihiga lang ako saglit. Kaso pagdilat ko, umaga na. Kaya hindi ko na naasikaso itong hamster natin. Pero ngayon, pagising ko, inilipat ko na sila ngayon dito kasi nga nandun lang sila sa timba. Tapos hindi ko sila nalagyan ng tubig. Pero okay na sila ngayon, guys. Ayan. Okay na yung dalawa nating hamster dito. Andito na yung kainan. Yung tubigan. Nalagay ko na yung tubigan. Tapos meron na silang pagkain, eto. Pero ibibili ko sila ng feeds mamaya, tsaka ng kusot. Kasi kailangan nila ng kusot dito para pag umiihi sila, doon mapupunta at hindi babaho agad. Dahan-dahan lang ang paghawak sa hamster kasi pag nadiinan sila, nangangagat yan. Pero pag hindi nila naramdaman na hindi sila nasasaktan o hindi sila na, ano, yung hindi nila nararamdaman na mapupunta sila sa danger, yun, hindi sila mangangagat. Tapos na tayo dito for today's video. At yesterday video na nga to, i-announce ko na yung mga nanalo ng Dragon Ball cards. Drum roll, please! At ang nanalo sa aking parapol sa mga Dragon Ball cards na in-announce ko sa aking TikTok account, hindi lang lima, kundi to, ginawa ko ng 10 ang napili para sa pagmamanalo ng Dragon Ball cards. Yun! Congratulations kay Cubing, kay Christian Ray Jimenez, kay Lazy Slayer Gaming, kay Slash Gaming, kay Carl Makatangay, kay Marco Luis de la Cruz, kay M4 Amo Plays, kay Play Ace Gaming, puro gaming to ah, kay Sainer Musa, at kay Toys Collection TV. Maraming salamat sa inyo. Binasa ko lahat ng comment at ang ginawa ko para sa pagpili is yung mga comment nyo, tinignan ko yung mga talagang karapat dapat na manalo ng Dragon Ball guys. Okay, sige guys, PM nyo lang ako at pag-usapan natin kung paano nyo makukuha yung premyo nyo. Kita kids next vlog. Yeah!